Nag-prank-prank lang tayo. Sa mga na-prank, ay pasensya na kayo. Sa mga na-prank, wala po akong ibang pinatutungkulan kung hindi si Dr. Love na inyong mahal na mahal na mahal naman. Kayo po ay cute na cute sa kanya at gusto niyo na siyang tirisin ng pinansin. Natin. Kumusta ang mga puso-puso natin dyan? Ayos lang ba? Balik na tayo sa normal, tapos na yon. Okay na po yon. Eh, kailanman hindi tayo nagkipag-away. Hindi tayo nagkipag-away. Nag-prank-prank lang tayo. Sa mga na-prank, ay pasensya na kayo. Sa mga na-prank. Sa mga na-prank, pasensyahan na. Sa mga na-prank ko, ay pasensya na. Umagat kayo sa prank. Wala tayong karapatan mag-question sa ginagawa ni Julie Punil, ha? Sa totoo lang, wala tayong karapatan. Pero nagpa-prank tayo, prank-prank lang. Ay, daming kumagat. Daming kumagat. Galit na galit. Gusto nang manakit. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Nuwelsa. Mga kalingap, mga kadonis, kagaya ng aking laging sinasabi, ang sarap mabuhay. Pero tila bagay may mga tao talaga na parang sawa na sa kanilang buhay at kung ano-ano ang pinaggagawa nila sa kanilang buhay, sa buhay ng iba na talaga namang kinaiinisan ng marami po sa atin, especially dito po sa Kalingap. At wala po akong ibang pinatutungkulan kung hindi si Dr. Love na inyong mahal na mahal na mahal naman. Kayo po ay cute na cute sa kanya at gusto niyo na siyang tirisin ng pinong-pino, kurut-kurutin at ipakagat sa mga baklang langgam. Alam ko yan. Alam niyo rin naman ang naging problema. Ang naging issue na nagmula doon sa content ni Kuya Julie Paunil na Top Kalingap Charity Vloggers na binigyan ng reaksyon ng komento ni Dr. Love sa pamamagitan ng kanyang live sa kung ano daw ba talaga ang tunay na basihan dapat maging criteria ng isang top Kalingap charity vlogger. Na alam din naman natin na ang ginawa ni Kuya Julie ay base lamang doon sa Social Blade, doon sa views, sa kung ano ang sinasabi ng analytics. Hindi doon mismo sa internal na criteria o patakaran ng Kalingap sa pagiging isang top Kalingap charity vlogger. Diba? Subalit, habang nagko-content, habang nagla-live si Dr. Love, ay unti-unting dumidingas ang apoy na talaga namang nilapitan ng mga Marites at unti-unti na ring lumaki. At napunta nga tayo dito ngayon. Marami ang nainis sa inyo. Marami ang na-high blood. Ayaw nyo nang makita sa inyong mga screen ng inyong cellphone, ng inyong laptop, ng inyong TV, si Dr. Love. Inis na inis kayo. Bakit ba? Bakit? Kasi nga, alam naman natin na marami na talagang issue na kinasangkutan niyang si Dr. Love. At sa tingin ko rin, mukhang tuwang-tuwa naman siya. At dito sa sinabi niya na prank lamang daw ito, even myself, I don't believe that this is a prank. But he needs to tell this para apulahin ang apoy na kanyang ginawa. Diba? Okay lang yun sa kanya. Madali niya lang sabihin yan. No? Na ito ay prank lamang. Kung magsasorry man siya, pwede niyang sabihin na sorry. Okay lang yan. Bakit? Kasi, kumita na siya eh. Baka naman, hindi prank ang ibig sabihin ni Dr. Love dito. Baka naman ibig sabihin dito, content-content lang, hindi prank. Pero, kung ito ay prank lamang,
Kung ito ay content lamang, ito po sa karamihan sa atin ay hindi nakakatuwa. Bakit? Bakit? Sabihin na natin na marami siyang natulungan. Sabihin na natin na siya ay nagcha-charity. Subalit kung gagawin niya yung mga ganitong klaseng content o mga issue at hindi siya mag-iingat sa kanyang mga sinasabi, lahat halos ng mga magaganda mong nagawa sa kapwa mo, totoo man o hindi, bukal sa loob mo man o hindi, ay mawawala na lamang na parang bula. Yan ang realidad ng ating buhay. Na sa dinami-dami ng magaganda mong ginagawa, kapag nagkamali ka, mawawala ang lahat ng yan. Sapagkat ang nakikita lamang nila syempre ay yung iyong pagkakamali. Isang pagkakamali laban sa 100 mabubuti mong ginawa. Pero sa kaso ni Dr. Lab, ang dami ang magtataas ang kilay. Marahil iisipin nila, direct, mukhang hindi applicable kay Dr. Lab yung inyong mga sinasabi. Tumataas ang inyong kilay. Sapagkat iniisip ng iba, puro kayabangan lang naman yan. Hindi naman bukol sa loob niya ang pagtulong. Mas gusto niya pang gumawa ng mga eksena at mga kontrobersya at mga issue. At nangyayabangan talaga kami dyan. Kung meron nga lang pagdinig no, sa Kongreso ng Kalingap, itong si Dr. Lab ay isasalang namin at pagkatapos, iko-contempt namin. Hindi content. Prank? Talagang malapit sa katotohanan. Mukhang may pinatutungkulan. Mukhang mayroong pinariringgan na hindi naman tayo pinanganak kahapon. Well, itong mga sinasabi ko sa inyo ay hindi pamimersonal kay Dr. Lab. Ito ay komento lamang. No, komento doon sa ating mga nakikita. Ngayon, kung ako naman ang magsasalita, magsasabi ng real talk, ganito lamang yan eh. Ganitong klase lamang yan. Makinig kayong lahat. Kung ano man ang narating natin dito sa Kalingap, ito ay dahil mismo kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab. Diyan nagsimula. Kung hindi tayo nakadikit sa Kalingap, kung hindi tayo nakadikit kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal, kung sino man na sa kalam ng Kalingap, wala tayong mararating. Kahit anong gawin nating lupasay dyan, kapag hindi ka naka-expose, hindi ka exposed dito sa mga sakalam na ito, walang mangyayari sa'yo kahit magdildil ka ng asin, kahit lumakad ka sa mga bubog o kumain ka ng baga. Diba? Hindi tayo pwedeng mag-boast sa ating mga sarili. Yan ang realidad. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa nakapag-scout ako ng ganito, nakapag-scout ako ng ganyan, kaya tumaas ang ating mga subscribers, diba? Kaya na tayo ay sumikat, kaya dumami ang ating mga supporters, kaya malaki ang ating views, hindi. Diba? Look at those people na mga Kalingap vloggers na hindi naman laging kasama ni Kuya Bal. Hindi nakadikit kay Kuya Ram. Hindi ganun kabilis umusad ang kanilang karera sa pagiging charity vlogger. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Pero yan ang katotohanan. Ngayon, sasabihin nila, kasi yan si Dr. Lab. Ganyan si Dr. Lab. Ganyan si Dr. Lab. Yung sinasabi niyang prank-prank lamang, ang masasabi ko lamang dyan, hindi yan prank. Ang tawag dyan, content. Ang problema natin dito, hindi yung mga reactors o yung mga basher mo ang totally affected. Ang totally affected dito, yung mga in general, yung general public ng Kalingap netizens. General public ng Kalingap netizens. Parang pares lang naman yun na naiinis. Na imbis na hindi ma-stress, nai-stress sila. Kada may mga ganyang klaseng issue. Na kada makikita ang mukha ni Dr. Lab. Eh, hindi lamang sila nakakakita ng bulldog kung hindi nakakakita sila ng isang tao na laging nag-aasal hayop. Ganun yung mga nakikita nila. Diba? Nang isa pang negatibong epekto nito ay dun mismo sa founder ng Kalingap. Sapagkat para maapula ang issue na yan, para mabalanse, kung mababalanse man, no, para mapatahimik, kalma, itong issue na ito, at hindi totally madurog si Dr. Lab, ay kailangan pang slightly panigan ni Kuya Bal. Na marami ang nainis na naman. Iimbestigahan daw ni Kuya Bal, subalit marami ang naiinis sapagkat iniisip nila na si Kuya Bal ay pumapanig kay Dr. Lab. Could you imagine that, Dr. Lab? Imbis na tahimik si Kuya Bal, imbis na hindi niya na kailangan makialam pa dyan,
imbis na hindi niya na kailangan manimbang sa magkabilang panig, eh, kailangan niya pang gawin yan. Yan ang epekto ng sinasabi ninyong prank, na hindi naman talaga prank. Nagkataon lang na masyado kayo kasing emotional, no? Masyado kayong apektado sa inyong mga nararamdaman, no? Na hindi nyo napipigilan yung inyong mga sinasabi sa oras na kayo ay mag-live. Yan yun eh. Diba? Yun lang naman yun. Mag-aminan na tayo rito. Ngayon, dito sa mga taga-suporta ng Kalingap, no, sa mga solid talaga, dahil kayo ay mga solid, pwede nyo nang ma-straight ng solid itong si Dr. Lab kung talagang inis na kayo. Libre naman. Walang problema. Pero dito naman kay Dr. Lab, yung content, okay lang yan. Yung issue, kailangan natin, okay lang din yan. Pero kailangan din nating manimbang kadalasan na kung yung atin bang gagawin na content at nakikita na natin na mas lamang ang negative impact, mas piliin po natin yung para sa katahimikan ng lahat, kaayusan. Diba, Dr. Lab? Sa mga naiinis pa dyan, pwede na kayong magpa-check up, magpa-check ng BP pagkatapos ng aking vlog na ito. Alright? Yan.